Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay panibagong tutorial na maituturo ko sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Wishing App. Ang Wishing App ay ang song app application niya. Ngayon, ituturo kayo kung step by step kung paano nyo gamitin ang Wishing App para makagawa ka ng cover song na i-upload mo sa iyong YouTube channel. Gawa ng content. So guys, huwag na natin patagalin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para updated ka sa susunod kong upload. Tara, let's go. Exit muna ako dyan sa video na yan, ha. Sige muna yung video. Tapos, exit tayo. Punta kayo sa... Una-una, kung hindi ka pa nakakapag upload ng... Kailangan meron kang Wishing App. Ito lang makukuha yan, no, guys. Ito yun, no, sinasabi ko. Yan. Yan. Yung Wishing App na yan. Kung wala ka pa niyan, punta ka lang sa Play Store. Tapos, type mo lang yung Wishing. Wishing. Wishing App. Ayan siya, guys. Ayan. I-download mo lang yan sa Play Store para magkaroon ka muna ng Wishing. Pagkatapos, since ako, pag na-download mo na, i-open mo. Since ako meron na, i-open ko na lang. Ayan. So, magla-loading yan. Tapos, ituturo ko kasi sa inyo yung ano, ituturo ko sa iyo itong mga pindutan, ano. Ito yan, no. Yan. Yung mga pindutan na yan dyan sa baba, tuturo ko sa iyo. Unang-una, ito, yung ano, yung home. Tapos yan, yung may mic. Tapos yung isa. Tapos ito. Tuturo ko yan sa inyo isa-isa. Nasa channel mo na. Nakanando ka na sa channel mo ng Wishing. Pindutin mo yung, pag pinindot mo yung home, ang lalabas niyan, mga lahat ng mga naka-feed yan sa'yo. Okay? Tapos pag pinindot mo naman yung parang mic na yan, ito, yung mic na to, pag yan naman ang pinindot mo, ganito naman. Pwede ka nang kumanta. No? Pwede ka nang kumanta pag pinindot mo yan. Ang gagawin mo lang, isi-search mo lang dito. Dito banda. Yan. Maglagay ka dyan ng mga isi-search na kanta. Kung gusto mong kumanta, hanapin mo lang dyan. Ngayon, pagka nahanap mo na, pwede mo nang kantahin. Halimbawa, nagustuhan mo na, click mo lang to. Yan, oh. Click mo lang yan, pwede ka nang kumanta. Diba? Tapos, pag nakanta mo na, no? Pag nakanta mo na siya, halimbawa, no? Halimbawa, nakakanta ka na, no? Napunta na yan, pupunta na yan sa ano mo, sa gallery mo. Yan. Pagpunta mo naman sa gallery mo, ito, ipipindutin mo naman yan, no? Gusto mo pumunta sa gallery mo, ito, pindutin mo. Yan. Click mo lang yan, yung avatar mo. Dadaling ka naman yan dun sa dashboard mo. Ayun, makikita mo, may mga pindutan niya, no? Yan, mga pindutan na yan. Tuturo ko sa inyo kung anong ibig sabihin, kung paano nyo ma-access yan. Unang-una, dito makikita mo kung ilan yung followers mo, tapos kung ilan yung following mo, no? Tapos, itong, pag pinindot mo na itong My Song, lahat lalabas dyan ng ano. Pag ito pinindot mo yung My Song na yan,
lalabas lahat ng mga kinanta mo diyan sa channel. Okay? So, exit tayo. Pag yung nakita mo naman yung download, lalabas din yan kung may dinownload ka na kanta. No? Sunod yung local record, pag kiniklik mo naman yung local record, makikita mo naman dyan lahat ng mga ginawa mong record na nakasave at saka hindi nakasave. Okay? Ganyan lang. Tapos, pagdating naman dito sa gallery, dito naman gallery, dito sa gallery nito, pwede kang mag-store dyan ng mga picture mo na pwede mong gamitin pag off-cam ka. Kagaya niya, pinatingin ko ano. Meron ako mga off-cam na mga profile na magpe-play pagka ayaw kong magpakita ng mukha. Okay? Gamitin mo yan. Tapos meron din dito yung coin yan. Pwede kasing kumita dito pero hindi ko pa ina-access yan. Nakita mo rin may account balance, may history, favorite contest. Yan, explore nyo na lang yan. Pero pag ikaw gagawa ng content, ito lang pupuntahan mo. Punta ka lang dito sa mic na to. Dito ka lang pupunta para makagawa ka ng content. Ngayon, pag nakagawa ka na ng content, makikita ko sa inyo kung paano mo naman i-download yan sa gallery mo sa phone. So, halimbawa, ito. Nakakanta na ako, no? So, ito nga yung kanta. For example lang ha, yan ang kanta. Gusto ko yung i-download sa aking channel, no? Sa gallery muna yan. Kailangan, idadali ko muna yan sa gallery. So, ang gagawin mo lang yan, pindutin mo lang to. Yung tatlong tuldok sa taas, yan. I-click mo lang yan. Pag-click mo yan, ito lalabas niyan, no? Tapos, punta ka dito sa share. Yan ang i-click mo. Share. Huwag yung download, yung share. Kasi pag in-click mo yung share, yung link, yan. Yan naman ang ano, yan naman ang i-click mo para makuha mo yung link niyan nung video na yan, no? Pag nakuha mo na yung link niyan, punta ka na sa, exit ka na, tapos punta ka sa Google. Exit ka na, tapos punta ka dito, tapos sa, i-type mo doon sa search bar ng Google ay Wheezing Downloader. Ayan, Wheezing Downloader, guys. Diba? Ayan, Wheezing Downloader. Pag na-type mo na yan, ito yung unang-una, oh. Ayan. Click mo yan. So, Wheezing Downloader. Tapos, sasabihin ko, install mo na yan. Tapos, buksan mo yan. Okay. Since meron ako niyan, meron akong ano niyan, yung application, separate application, kagaya nito. Yan. Wheezing Downloader yan. So, pumunta na lang ako dun sa Wheezing Downloader ko, kiklik ko yun. Yan. Lalabas yung ganyan, pag may Wheezing Downloader app ka. Tapos, di ba may kinabi ka na link kanina? Dito mo na. Na copy link mo na, no? Tapos, na get link, no? Ayan na. Tapos, pindutin mo lang to. Pag na ganyan na pindut mo na, ito na. Click mo na yun, save. Okay? So, click ko na. Tapos, pag na-download na yan sa gallery mo. Ngayon, pag na-download na yan sa gallery mo, antayin mo lang ma-save yan. Dahil, ano yan eh. Importante.
Pag may 100% yan, saka ka lang alis. So, 96, 97, 98, 99, ayan na, 100 na. Okay, mag-100 na. Ayan, 100 na. Tapos, pagka ganyan nakita mo, kasi may bayad yung pro, cancel na lang, pindutin mo lang tong cancel. Yan na lang. Ayan na. Checkin natin sa gallery para makita. Ayun. May inipin lang tayo. Ngayon, pag nandyan na, saka mo na i-edit yan. Kano bala kung anong gamitin mong pang-edit na software. Akin ang ginagamit ko Kiny Master eh. Pag na-edit ko na yan, lalagyan ko na ng intro, outro, tapos enhance ko mga sound niya para ano, para mas maganda, may mga echo-echo na. Tsaka mo eh, i-upload yan sa YouTube channel. Okay? Sana nasundan nyo guys ha. Sana nasundan nyo yung aking tutorial na yan kasi maganda yan, matuto kang gumawa ng content na cover song kasi at least sa'yo yung video, iyo yung video. Hindi ka mangungupo ng ibang video sa iba. Sarili mo yung video mo. Iingatan mo na lang yung copyright claim kasi pag copyright claim, yun nga, mas maigi kung makikipag-share yung may-ari ng melody. Pero karamihan ng may-ari ng melody na Tagalog ang OPM ang ano, ang mga kanta, hindi sila masyadong may fit sa CPR. Kaya yun, makakapag-upload ka ng content sa channel. So yun guys, ang ating itinuro na yun kung paano gamitin ang Wheezing app. Okay, diba madali lang. Kaya hanggang dito lang yung ating tutorial at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you.